Mga balitang umaatikabo mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Impormasyong nakakaapekto sa buhay ng mga Pinoy sa ibayong dagat. UNTV News Worldwide. Balitang mahalaga at kailangan mong malaman sa labas ng bansa. UNTV News Worldwide. Sama-sama tayong makibalita sa mga pangyayari sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ito ang UNTV News Worldwide. Yes! Hello, hello, hello sa lahat ng ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at pagkakataon na bigay sa atin. Kamusta kayo, Bird at Sunny? Ganun din sa ating mga kasamang global correspondents. Hello sa inyo. Ang oras na po natin, isang minuto makalipas, ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga, mga kababayan sa Pilipinas. Yes, hello, hello, Bird and Noel. Magandang umaga sa Pilipinas at magandang gabi naman dito sa lugar namin ni Noel sa buong Western Hemisphere. Hello Noel, Sunny at sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Ngayon ay araw ng Webes, May 19, 2022. Mula sa Toronto, Canada, ako si Noel Poliarco. Mula sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako naman si Bert Cerudo. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, UNTV News Worldwide, sa ating global headlines. Walo patay, libo-libo inilikas dahil sa matinding pagbaha sa Assam, India. Matinding sandstorm nararanasan sa United Arab Emirates. Oil export sa USA kayang paigtingin ng Canada. COVID-19 booster shots sa mga bata pinayagan na sa USA. China Easter plane crash sinadya ayon sa US media reports. At mahigit 20 medalya na dagdag sa hinakot ng Pilipinas sa 31st SEA Games. Una sa ating mga umaatikabong balita. Walo ang patay samantalang libo-libong residente ang kinailangang lumikas bunsod ng matinding pagbaha sa northeastern state ng Assam sa India. Apektado rin ang train at road transport services sa estado. Bunsod nito, nahihirapan ang mga otoridad sa kanilang relief efforts sa remote areas. Ayon sa disaster management officials ng estado, hindi bababa sa 400,000 residente ang apektado ng kalamidad. Napilitang lumikas ang mga residente sa north of Sudbury, Ontario, Canada dahil sa tumitinding forest fire sa lugar. Noon pang May 10 nagsimula manalasa ang sunog. Mula sa Montreal, Canada, may umatikabong balita si Christopher Gabana live. Magandang hapon, Christopher. Gaano na ba kalala ang forest fire ngayon dyan sa Ontario? Magandang hapon sa iyo, Sunny, at sa ating mga tagapanood. Sunny, halos 1,500 hectares na o 15 square kilometers ang lawak ng forest fire sa komunidad ng North Sudbury, Ontario, Canada. Ayon sa pinakahuling ulat ng Ministry of Northern Development, Mines, Natural Resources and Forestry. Nagsimula ang sunog noong nakaraang Sabado ng hapon at kasalukuyang pa rin pinupuksa ito ng mga otoridad. Hindi pa matukoy ang detalye sa pinagmulan ng sunog, subalit ayon sa isang fire information officer, human cause ito. Inaasahan naman ang mas malamig na temperatura sa northeast region ng Ontario at matinding precipitation sa susunod na linggo. Posibleng makatulong ito upang maging under control ang sunog sa Shining Tree area at upang apoy sa rehiyon.
Sani, inilikas naman ang mga residenteng nakatira malapit dito at isinara na ang mga ilang mga daan papunta sa gubat. At yan muna ang latest dito sa Canada. Sani? Yes, Castor. Ano ba ang abiso ngayon ng mga otoridad sa mga residente dyan sa lugar ninyo para hindi o para makatulong na huwag na nga lumala itong sitwasyon dyan sa rehiyon? Yes, Sani, nagpaalala nga ang mga otoridad na kung maaari ay itapon ang mga yard waste at mga wood debris sa pamamagitan ng composting o ang gamitin ng mga local landfill. Kung hindi naman maiwasang magsunog, Sani, ay dapat na siguraduhin sundin ang Ontario's outdoor fire regulation. Kabila na nga dito ang pagdadala ng tubig at fire extinguisher sa lugar ng pagsusunugan. Sani? O, Crestor, ba't tanong ko lang din na dito sa California area kasi yung mga wildfires na ganyan, laging nangyayari yan around the summer hanggang autumn season. Diyan ba sa lugar ninyo ang ganitong mga klaseng wildfires? Normal bang nangyayari ito? Bagamat nabanggit nga kanina na human incident ito, no? Pero nagkakaroon ba talaga normal ng mga wildfires sa Ontario sa ganitong panahon? Yes, Sani, dahil na papalapit na nga rin ang summer season dito, isang buwan na lamang halos ay officially summer na tayo. Nagbabala rin ang mga otoridad na sa ganitong season nga nagsisimula ang ganitong mga pagkakaroon ng wildfires. Kaya na lamang patuloy ang pagbababala ng mga otoridad na sunding maigi ang mga regulasyon sa bawat mga probinsya at lugar upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Alright, salamat sa update at ingat-ingat kayo dyan. Crestor Fugaban mula sa Montreal, Canada, kung saan mayroong 17 active forest fire sa northeast region ng Ontario. Ilang bahagi ng United Arab Emirates ang apektado ng matinding sandstorm. Naglabas na ng weather at traffic alerts ang mga otoridad bunsod nito. Ito ang umaatikabang balita ni Bradley Robusa. Nananatiling nababalot ng dust at sandstorm ang United Arab Emirates simula noong Martes at maaaring magtagal hanggang sa Linggo. Dahil dito, naglabas ng countrywide hazardous weather alert ang National Center of Meteorology o NCM kaugnay sa mga maaaring idulot ng sandstorm. Ito ay matapos makaranas ng makapal na alikabok sa hangin ang bansa kasabay ng 40 km per hour na bugso ng hangin. Batay sa Plume App, isang live application na kayang sukatin ang kalidad ng hangin sa UAE, nakapagtala ng 531 Air Quality Index o AQI scale ang hangin sa bansa kahapon ng madaling araw. Ibig sabihin, extremely hazardous ito sa kalusugan. Nangyayari tuwing summer o kaya ay tuwing magpapalit ng panahon ang sandstorm. Maliban sa alikabok at buhangin, tangay din ng sandstorms ang pollutants at iba't ibang viruses at bacteria. Kaya naman pinag-iingat ng pamahalaan hindi lamang ang mga motorista, kundi maging ang mga taong may allergies at respiratory conditions gaya ng asthma. Hindi naman naapektuhan ang scheduled flights sa bansa. Bukod sa UAE, apektado rin ng sandstorm ang Saudi Arabia, Iraq at iba pang bansa sa Middle East. Bradley Robusa, UNTV News and Rescue, United Arab Emirates. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Punta naman tayo dito sa Canada. Kayang paigtingin ng Canada ang oil export nito sa Estados Unidos ayon kay Alberta Premier Jason Kenney. Kalinsabay nito ang panawagang pagkakaroon ng major new pipeline. Mula sa Calgary, Canada, may umaatikabong balita si Imelda Andrada live. Hello, Imelda. Gaano karami ang maaari idagdag na oil export ng Canada sa USA? Noel, 1,000,000 bariles kada araw ang kayang idagdag ng Canada na oil export sa Estados Unidos sa susunod na 2 taon. Ito ang pahayag ni Alberta Premier Jason Kenney sa isang U.S. Senate committee. Gayunman, nananawagan naman ito ng bagong cross-border oil pipeline. Sa nakalipas na panahon, sinabi ng Canadian government na maaari nitong taasan ang oil pipeline exports ng 300,000 barrels per day ngayong 2022. Samantala, ayon naman kay Federal Natural Resources Minister Jonathan Wilkinson,
mayroon lamang kaunting discussion sa Ottawa o Washington kaugnay ng bagong pipeline. Nagbabala rin ito na maaaring mahadlangan ang climate goals kung ang focus lamang ay ang fossil fuel security. Noel? Yes, Imelda, noon bang 2021, ano ba ang dato sa oil export ng Canada sa Amerika? Noel, noong 2021, nag-average ng higit 180,000 barrels per day na umabot sa halos 300,000 barrels per day noong Disyembre ang oil exports ng Canada sa Amerika. Noel? Oo, sana dito dagdagan din ng Canada, no? Parang bukas bumaba din yung presyo ng ating mga ano dito, ng gasolina dito. Sige, maraming salamat Imelda Andrada mula sa Calgary, Canada, kung saan matatagpuan ang pinakamalaking oil at gas company sa Canada, ang Enbridge Oil and Gas. Ilang Thai officials ang dumalo sa Changi Aviation Summit 2022 sa Singapore. Nais namang isulong ng mga opisyal ang regional COVID-19 vaccination certificates para sa ASEAN countries. Mula sa Thailand, may umatikabong balita si Kat Dumaraos live. Magandang umaga dyan, Kat. Ano ba ang detalye ng Changi Aviation Summit na ito? Yes, magandang araw sa iyo, Sunny. Dumalo sa ginanap na two-day Changi Aviation Summit 2022 sa Singapore sila Deputy Prime Minister Anutin Charnwirakul at Transport Minister Saksayam Chitchob bilang kinatawan ng Thailand noong May 17. Mahigit 300 aviation leaders, policy makers at senior executives mula sa 45 bansa rin ang nakibahagi sa summit na ito. Layo ng event na muling buhayin ang aviation industry ng mga bansa sa isang safe, sustainable at inclusive manner sa gitna ng pandemya. Sa isang panel discussion na pinamagatang Clearer and Greener Skies Ahead, iminungkahi ng Thailand ang isang regional COVID-19 vaccine certificate upang mas mapadali ang travel sa pagitan ng ASEAN countries. Dagdag pa ni Mr. Anutin, susuportahan ng Thailand ang mga pulisiya sa renewable energy na nakalinya sa Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation ng International Civil Aviation Organization o ICAO at ng Paris Agreement. Fully support ICAO's ongoing efforts to address the whole range of environmental concerns. Given how important the airline industry's efforts will be for mitigating climate change, it is important for us to establish robust criteria for the tools that airlines will use to reduce emissions. With the strategic collaboration among all of us, I believe that our aviation industry will give the maximum advantage in the clearer and greener skies scenario. And muna ang latest, Sunny? Yo, Kat, mukhang maganda itong plano nila, no? Lalo na dun sa sinasabi nilang sa COVID-19, sa turista dyan, o tourism industry sa ASEAN nations. Ano? Pero Kat, para sa kaalaman ng mga kababayan natin na nais na pumasok muli dyan sa Thailand, ano ba ang kasalukuyang proseso ng pagpasok ng mga turista sa inyo? Sunny, mula noong May 1, mas pinadali pa nga ang proseso dito sa pagpasok sa Thailand, kung saan valid passport, Thailand pass para sa air travel at health insurance with a minimum coverage of $10,000 ang kailangan para sa fully vaccinated visitors at maaari na rin silang lumibot ng Thailand na walang quarantine. Subalit para naman sa mga unvaccinated or partially vaccinated, bukod na sa mga nabanggit natin kanina, kailangan pa rin nila ng negative RT-PCR test upon arrival o proof of payment ng 5-night quarantine accommodation. Sunny? Ayun, so keep us updated sa mga iba pang progress dyan sa lugar ninyo. Kat Dumaraos mula sa Thailand na nakapagtala ng 20 million domestic trips noong April 2022. Inayaga na sa Estados Unidos ang pagkakaloob ng COVID booster shot ng Pfizer sa mga bata. Partikular na sa mga edad 5 hanggang 11. Ito ang umatikabang balita ni Mary Ann Tabamo. Upang makapagbigay ng karagdagang proteksyon sa mga bata laban sa COVID-19 sa Estados Unidos, nagbigay na ng authorization ang US Food and Drug Administration sa booster shot ng Pfizer and BioNTech COVID-19 vaccine sa mga edad 5 hanggang 11.
Gayunman, bago tuluyang ma-i-administer ang booster shot, kailangan muna ng approval ng US Centers for Disease Control and Prevention. Magiging eligible sa booster ang mga bata at least 5 buwan pagkatapos na makompleto ang initial vaccine doses. 10 micrograms ang gagamiting dosage sa initial shots at booster. Ipinagkaloob ng FDA ang authorization sa gitna ng muling pagtaas ng COVID-19 sa Amerika na may 9,000 bagong kasong na itatala araw-araw. Tumataas din ang hospitalization rate. Batay sa datos, 28.8% pa lamang ng mga batang edad 5 hanggang 11 ang fully vaccinated sa Amerika. Mary Ann Tabamo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumalabas sa flight data na sinadya ang nosedive o pabulusok na pagbagsak ng isang China Eastern Airline plane noong Marso ayon sa US media reports. Batay sa preliminary assessment ng US officials, walang nakitang mechanical o technical fault sa eroplano ang mga investigador. Bumiyahe mula southern Chinese cities ng Kunming at Guangzhou ang Boeing 737-800 nang bumagsak. Patay ang lahat ng nakasakay na 132 passengers at crew sa plane crash. Sa ulat ng Wall Street Journal, ABC News at Reuters, sinisiyasat ng investigador kung ang pagbagsak ay bunsod ng intentional action sa flight deck dahil walang nakitang ebidensya na may technical malfunction ang eroplano. Mahigit 2.3 million na mga mamamayan sa India ang nasawi dahil sa matinding pulusyon noong 2019. Batay sa isang bagong Lancet study, halos 1.6 million dito ay bunsod ng air pollution, samantalang kalahating milyon naman ay dahil sa water pollution. Lumalabas din sa datos ng Lancet Commission on Pollution and Health, 9 milyong tao sa buong mundo o isa sa bawat 6 na ay namatay dahil sa pollution. Pinaka-apektado rito ang India. Pangalawa naman ang China na may 2.1 million deaths dahil sa pollution. Apektado ang maraming overseas Filipino workers sa Taiwan sa kasalukuyang COVID-19 outbreak sa teritoryo. Kaya naman magkakaloob ng special cash assistance ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga Pilipinong nagpositibo sa COVID-19 doon. Ito ang matikabong balita ni Paulo Dasal. Apektado ang maraming overseas Filipino worker sa kasalukuyang outbreak ng COVID-19 sa Taiwan. Kahapon, naitala ang pinakamataas na bagong kaso ng COVID-19 na umabot ng 85,310 ayon sa Central Epidemic Command Center o CECC. Ayon sa ilang local report, may mga naitatalang cluster of infection sa mga pabrika kung saan nagtatrabaho ang maraming Pilipino. Wala pang ibinigay na bilang ang CCC sa bilang ng mga Pilipinong COVID-19 positive. Tatanggap ng $200 o 10,000 pesos na halaga ng cash assistance ang mga overseas Filipino worker o OFW sa Taiwan na nagpositibo sa COVID-19 mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Samantala, para makuha ang special cash assistance ay kailangang active member ng OWA ang isang OFW at may medical certificate. Ikinatuwa naman ng ating mga kababayan sa Taiwan ang tulong pinansyal mula sa OWA. Magandang balita po yan kasi malaking abala din po kapag na-infect tayo ng COVID. Lalo na po sa mga company na wala namang overtime, malaki po pabawasan talaga. Maganda yun. Para may pambili sila ng mga grocery nila at saka pambili ng gamot, mga prutas. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue, Taiwan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito naman, mahigit 20 medalya ang hinakot ng Team Pilipinas kahapon sa ginaganap na 31st Southeast Asian Games sa Vietnam. Napananatili pa rin ang bansa ang rank 3 sa medal standings na may kabuuang 150 medalya. Ito ang umaatikabong balita ni Ann Gonzalez.
Apat na ginto ang naibulsa ng Pilipinas sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam kahapon. Isa dito mula sa billiards team matapos manaig sa 9-ball billiards si Johan Chua. Ginto rin ang nakamit ng Philippine Women's Recurve Team matapos pataubin ang Vietnam sa score na 5-4. Ito ang kauna-unahang gold ng bansa sa archery. Gold medalist din si Kyla Richardson sa Athletics Women's 100-meter dash event. Samantala, naagaw ni Richard Gonzalez at John Russell Misal ang silver medal sa men's doubles ng table tennis. Ito ang unang medalya ng bansa sa table tennis event mula noong 2011 edition ng Biennial Meet. Nakasungkit din ng 3 silver medals ang wrestling team ng Pilipinas at 3 silver medals din mula sa taekwondo team. Ito ay dahil sa ipinakitang liksi ni Dave Sea ng 74 kilograms men's kirugi event, Jessica Canabal ng 53 kilograms women's kirugi event at Kirsty Alora ng 73 kilograms category. Humataw naman si Tokyo Olympics silver medalist Nesty Petesho sa pag-advance nito sa semifinals ng women's featherweight boxing event, kung kaya't na-secure nito ang kanyang bronze medal kahapon. Si Efren Bata Reyes, aka The Magician, nakapag-ambag din ng bronze medal sa ginanap na men's one cushion carom singles. Ilan pa sa events kung saan humakot ang Pilipinas ng bronze medals ay ang javelin throw, golf, fencing, boxing at wrestling events. Samantala, sa Biyernes, nakatakdang maglaro si Olympics gold medalist Heidelin Diaz. Inaasahang muling makakapag-uwi ang Pilipinas ng gold medal sa weightlifting events gaya ng 2019 SEA Games kung saan naging mahigpit na katunggali ni Diaz ang Vietnam at Indonesia. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue, Vietnam. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun na, congratulations sa ating mga atletang Pilipino. We are very proud of you. At para naman sa ating kabayan, anong latest? Sa Canada, bukas ang embahada ng Pilipinas sa Ottawa, Canada sa May 21, araw ng Sabado, para sa monthly Saturday consular service, particular na para sa passport and passport renewal services. Maaari na magpa-appointment online ng ating mga kababayan para sa kanilang passport application and renewal sa araw na ito. Paalala naman ng embahada na kailangan magdala ang mga aplikante ng kumpletong requirements maging ng photocopies ng required documents. Hindi pa rin maaari ang walk-in sa araw na ito na Sabado dahil sa pinairal na COVID-19 protocols. Sa Hong Kong naman, inaanyayahan ang mga overseas Filipino workers na dumalo sa Financial Wellness Webinar. Kaugnay ito ng OF Bank Digital Banking na isasagawa sa May 22, 2022. Para sa mga interesado, maaaring magpa-register sa pamamagitan ng Google Form na nakadetalye sa Facebook page ng Philippine Consulate General sa Hong Kong at ng Overseas Workers Welfare Administration Hong Kong. Hoy, eto na, ang hindi natin makakalimutan. Maraming naghihintay nito at pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumati? Pwedeng pwede! Narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Siya po, binabati ko po mga kamag-anak ko sa Pilipinas, sa Pampanga po, ang aking mama, ang aking pratelo. Dalawa ko pong anak, si Shane, si RJ, Ate Malo. Ingatan na po kayo lagi diyan at lagi po natin sundin ng protocol. Kuya, ciao po. Dito po sa lokal po na Roma, binabati po kayo ng buong kapatid. At ingatan na po kayo kasama po ng inyong buong sambayanan. At ciao po, Sis Luz. Loobin po. Makita-kita po tayo sa Pilipinas. Loobin po. Salamat po sa Diyos.
Yun, at ako naman, una ko nang gustong batiin din kasama po ang UNTV family. Ay, kibati po kami kay Brad Bobby De Los Santos ng happy birthday. Ayan po, at ganun din, pinapabati po kayo din ni Ate Nina. Ayan po. Ganun din, happy Sabbath anniversary po kay Sis Michelle De La Cruz. At syempre po sa aking mga kamag-anak din dyan sa Pagbilao, Quezon, na lagi nakasubaybay, sila Tia Nani, sila Tio Nomer, sila Reyna, Susen, sila Nanay Rosario. Hello po sa inyo. At yun, Sunny. Siyempre, babati na rin ako. Happy birthday, Kuya Bob. God bless po. At ganun din, binabati natin lagi, siyempre, Noel and Bert, ang ating mga taga-subaybay sa UNTV Channel 37 at sa mga nakikinig sa atin araw-araw sa buong Pilipinas sa UNTV Radyo La Verdad 350. Ganun din ang dumarami nating mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo at Pilipinas na nanonood through our social media live stream. At narito nga ang ilan sa kanila, active na active sa chat nitong mga ito, Bert and Noel. Kaya isa shout out natin ng ilan sa kanila. Nandiyan lagi si Daniel Valdez, Vivian Moneda, si Kirk Pellegrino, si Leandro Aquino, Nilda Lacson, Romulo Repoloma, JC Yama, Irineo Chamiso, si Brett Reyes, Valentin Galicia, Anelma Zamora, Mike Repoloma, at si Jojo Lumbuyan. Kamusta na kayo sa inyong lahat? At good morning sa inyong lahat. God bless. Bert, go ahead. Ayun, siyempre, happy birthday kay Brad Bobby De Los Santos. Happy birthday po. At binabati ko po ang aking nanay. Salamat sa Diyos sa pag-iingat niya sa inyo, sa aking tatay at kay Kuya Jerry and family. Hello kay Sis Marge at kay Brad Ray Pilayo. At pagbati ng happy 9th birthday kay Kian Bismarck Navarro. Hello kay Sis Tess at sa aking mga anak. At sa ating mga regular na taga-subaybay, andyan si Vivian Moneda, Daniel Valdez, at dito sa Dubai, kay Apong Mading at kay Darang Aida. Ayun, Noel? Ayun, hello po sa inyong lahat. At para tuloy-tuloy ang ating masayang umaga ngayon, puntahan na natin ang ating mga kasama sa Pilipinas. Nandyan na si Amigo Sherwin at si Gladys. Hello sa inyo mga kasama. Good morning dyan. Kamusta ba? Ano ang ating mga abangang umahataw ng mga balita ninyo? Good morning, Noel, Sunny at Bert. Marami tayong mga balita ngayong umaga. Pero bago yun, gusto rin nating magpaalala sa ating mga kababayan dahil official na ang inanunsyo ng PAGASA ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan dito sa ating bansa. Dahil kalakit nga niyan, yun namang iba't ibang mga sakit, kagaya nitong dengue, na kung saan dyan sa lalawigan ng Cebu, mataas na yung kaso dyan. Di ba, Gladys? Yes, mayo buntag, amigo, Noel, Sunny at Bert. Ayun nga, amigo, dito sa Central Visayas, in particular dito sa Cebu, ay nakitaan nga ang pagtaas ng kaso ng dengue dito sa lungsod. Kaya tuloy-tuloy ang ginagawa ng ating Department of Health dito sa Region 7 upang maabot ang bawat Cebuano sa mga dapat gawin upang maiwas nga sa sakit na ito, amigo. At kabilang din, amigo, sa ating mga balitang aabangan sa umagang ito, good news para sa mga manggagawa sa Metro Manila dahil ang aumento sa sahod sa lugar na ito, amigo, ay epektibo na nga ngayong June 3. Good news nga yan para sa ating mga manggagawa. Sa inyo ba dyan, Sunny, may good news din ba? Oh, natutuwa nga ako dahil mataas na sweldo sa Metro Manila. Nakakaingit. Pero dito naman, Bert, nabanggit niyo yung pagpapalit ng klima dyan sa Pilipinas. Guide dito rin sa Amerika, kagaya na nabanggit nga nakasama natin kanina sa Canada. Dito rin sa Amerika at Canada, papapasok na rin tayo sa summer season, amigo at Gladys. At isa sa panganib din naman nakakaharapin at kinakaharap lagi ng mga kapwa-tao natin, maging na mga kababayan natin dito sa particular dito sa amin sa California, kapag summer season ay yung mga wildfires nga. Isa rin yan sa babala naman ng mga opisyal dito sa buong Amerika dahil pagpasok ng summer, asahan natin ulit na mas titindi pangaraw ang sitwasyon ng mga wildfires dito particular sa western parts ng Canada at maging ng Amerika. At ganoon naman sa ibang mga southern states naman, amigo at Gladys. Ito nga mga nakarang linggo, nakaranas sila dyan sa Texas ng mga heat wave at mas lalala pa ito pagpasok ng summer season. Yan ang mga aabangan din naman natin na sitwasyon dito sa Amerika at Canada. At aabangan din natin ang mga humahataw na balita mula sa inyo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Salamat, amigo Sherwin at Gladys, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs chapter 12 verse 28. In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death. Amen. Umasa po tayong palagi sa magagawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At lagi po natin lakipan ng panalangin ang ating bawat paggawa. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, May 19, 2022. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako naman si Sunny Cos. At mula naman sa Toronto, Canada, ako po si Noel Polayarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat sa Diyos.